Mapagpalang araw po sa inyong lahat at sa mga nakikibahagi sa banal na pagdiriwang na ito sa pamamagitan ng live stream dito po sa Dambana ng Diocese ni Jesus, ang Banal na Salita ng Christ the King Mission Seminary, Quezon City. Tayo po ngayon ay nasa 16 na linggo ng karaniwang panahon. Pamumunuan po ang ating banal na pagdiriwang ni Reverendo Padre Benigno Beltran, SVD, Associate Priest of the Shrine. Tumayo po ang lahat para sa pasimula ng ating misa. Ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang liwanag ng Espiritu Santo, naway sumayin niyang lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, pinagdiriwang natin ngayon ang 16 na linggo ng karaniwang panahon ng simbahan. Panalangin natin ang lahat ng mga pastol na kasihan sila ng liwanag ng Espiritu Santo upang mapangalagaan ang kanilang mga kawan. Bago natin ipagpatuloy ang ating pagdiriwa, pagsisihan natin ang ating mga kasalanan. Pinadala ka ng Ama dahil sa laki ng kanyang pagmamahal sa sanlibutan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Tinuhog ng sibat ang iyong puso upang ipamala sa amin ang kadakilaan ng pag-ibig ng Diyos. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Babalik ka sa wakas ng panahon upang hukman ang mga buhay at mga patay bilang hari ng San Sinokob. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng magkapangyarihang Diyos, patawarin ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Puri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, Bugtong na Anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama, Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang o Hesukristo ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kalugdan mo kami at pagbigyan na magkamit ang kaloob mong karagdagan upang sa maalab naming pananalig, pag-asa at pag-ibig, kami mamalaging tumatalima sa iyong kautusan sa pamagitan ng Hesus Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Parurusahan ng Panginoon ang mga namumunong walang malasakit sa kanilang mga nasasakupan at pinababayaang ang mga ito'y mangalat at mamatay. Ito ang sabi ng Panginoon, ang Diyos ng Israel, tungkol sa mga tagapanguna ng kanyang bayan. Pinapangalat ninyo at pinabayaan ang aking kawan. Hindi nyo sila binantayan, kaya't kayo'y parurusahan ko dahil sa inyong ginawang ito. Ako na ang magtitipon sa nalabi sa aking mga tupa mula sa lahat ng lupaing pinagtapunan ko sa kanila. Ibabalik ko sila sa kanilang tinubuang lupa at sila'y muling darami. Hihirang ako ng mga pastol na nagmamalasakit at mangangalaga sa kanila. Hindi na sila muli pang daranas ng takot at agam-agam. At wala nang maliligaw kahit isa. Akong Panginoon ang may sabi nito. Nalalapit na ang araw, sabi ng Panginoon, na pasisibulin ko mula sa lahi ni David ang isang sangang matuwid, isang hari na buong karunungang maghahari. Paiirali niya sa buong lupain ang batas at katarungan. Magiging matiwasay ang Huda sa panahon ng kanyang pamamahala at ang Israel ay mapayapang mamumuhay. Ito ang pangalang itatawag sa kanya. Ang Panginoon ay matuwid. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan at inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako ng bagong kalakasan. Pastol ko, Panginoon,
at sangayon sa pangako na kanyang binitiwan. Sa matuwid na landasi, doon ako inaakay. Kahit na ang daang iyo'y tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot pagkat ika'y kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo, ang gabay ko at sanggalang. Harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin na ulo ko ay langisan at pati na ang kalis ko ay iyong pinaaapaw. Pag-ibig mo at ang iyong kabutihan sa akin tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo lalagi at mananahan. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, ngayon, dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus, kayong dating nasa malayo ay nailapit sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Pinagkasundo niya tayo. Kaming mga Hudyo at kayong mga Hentil ay kanyang pinag-isa. Sa pamamagitan ng kanyang katawan, pinawi niya ang alitan na parang pader na naghihiwalay sa atin. Pinawalang bisa niya ang kautosang pawang mga utos at tuntunin upang pag-isahin sa kanya ang dalawang bayan at maghari ang kapayapaan. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, winakasan niya ang alitan ng dalawang bayan. Kapwa pinapanumbalik sa Diyos at pinagbuklod sa iisang katawan. Naparito si Kristo at ipinangaral sa lahat ang mabuting balita ng kapayapaan sa inyong mga Hentil na malayo sa Diyos at sa mga Hudyo na malapit sa Kanya. Dahil kay Kristo, tayo'y kapwa makalalapit sa Ama
sa pamamagitan ng Espiritu. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po bilang paggalang sa mabuting balita. Sumaiyo rin. Mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, bumalik kay Hesus ang mga apostol at iniulat ang lahat ng kanilang naisagawa at naituro. Napakaraming taong dumarating at umaalis, ano pat hindi na makuhang kumain ni Hesus at ng kanyang mga alaga. Ayat sinabi niya sa mga ito, magtungo kayo sa isang ilang na puok upang malayo sa karamihan at makapagpahinga kayo ng kaunti. Umalis silang lula ng bangka, nagpunta nga sa isang ilang na dako. Ngunit maraming nakakita sa kanilang pag-alis, nakilala sila. Kaya mula sa lahat ng bayan, ang mga tao ay patakbong tumungo sa dakong pupuntahan ni Jesus. At nauna pang dumating doon kaysa kanila. Paglunsad ni Hesus, nakita niyang napakaraming tao. Nahabag siya sa kanila sapagkat para silang mga tupang walang pastol at sila'y tinuruan niya ng maraming bagay. Ito, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Magandang umaga po uli sa inyong lahat. Simula nung nangyari itong sinabi sa Ebanghelyo, mahigit 2,000 taon na ang galing ng simbahan. Yung Imperyo Romano, daming pinatay na unang mga Kristiyano, abo na. Yung mga ibang imperyo, yung ibang kaharian, yung ibang gobyerno, nilait pa ang simbahan, wala na sila. Eh tayo, narito tayo ngayon. Kahit may COVID, malakas ang loob ninyo. 1.3 billion na Katoliko sa buong mundo. 20% niyan nagsisimba ngayong linggong ito. 80% niyan pag Pasko lang at saka mahal na araw yan. Pero Katoliko pa rin. Ano nangyari? Pinag-aralan yan. Ang dahilan daw ay yung simbahan naging learning organization. Natututo siya. Siyempre sa sociology yan, wala yung Espiritu Santo sa ating pananampalataya. Narito tayo ngayon eh. Dahil yung Espiritu Santo ay nagtuturo sa atin ng katotohanan. Ay ang lalim ng ating pangangailangan sa Diyos. Kagaya ng sa Ebanghelyo ngayon. Patakbo silang tumungo sa lugar na pupuntahan ni Hesus ang mga at mga alagad. Nauna pa sila ro. Ang tindi ng pangangailangan natin. Yung iba nabubulagan lang, hindi nila nakikita yung pangangailangan nila ng kawalang hanggan. Galing din kasi ng advertising eh. Galing din kasi ng social media eh, nasasabihan ka na ganito. Material things, malaking mga bahay, mabilis na kotse, eh maraming naiinganyo.
Pero sa mga inalihan ng Espiritu Santo, makikita nila yung sabi ni San Agustin, nilikha mo kami, Panginoon, para sa iyo. At hindi makakatagpo ng katiwasayan ang aming mga puso hanggang hindi kami magbabalik sa iyo. At iyan nakalagay sa pangalawang pagbasa. Sabi ni San Pablo, dahil kay Kristo, tayo'y kapwa makakalapit sa Ama sa pamamagitan ng Espiritu. Mahigit 2,000 taon na. Sa hinaharap kaya. Kaya balikan po natin ngayon yung sabi sa Ebanghelyo. Naawa si Jesus sa mga tao na patakbong tumungo sa dakong pupuntahan nila sapagkat para silang mga tupang walang pastor. Pag ama ka ng tahanan, may isang tahanan Katoliko, pastol ka rin. Pag teacher ka sa school, pastol ka rin. Pag manager ka sa isang malaking kumpanya, pastol ka rin. Pero, tignan na lang natin ngayon yung laging tinitukoy pagpastol. Kahit narrow understanding yan. Yung mga kaparian. Nakahanap siguro ng magandang leader si Jesus dahil yung mga mangingisda, tinuruan niya, hindi na nila nakuhang kumain. Yumabang nga yung mga apostol. Pag walang maniniwala sa kanila doon sa isang Samaritan village, sasabihan si Jesus, gusto mo, Panginoon, paulanan namin ng apoy. Pinagalitan sila. Hindi ganun dapat ang kapangyarihan na gagamitin because priests have been given authority. Why are they given authority? So that they can empower the sheep spiritually, socially, and personally. Ano ba ang patutunguhan? Mga tao who are the best, they become the best that they can be. Maging lahat ng dapat kang maging, yun ang dahilan kung bakit nagsisimba ka. Lalalim ang iyong pakikitungo sa iba, sa daigdig, sa ka-Diyos, yan ang dahilan kung bakit ka nagsisimba dapat. Yung makatulong ka to build a better world, yan ang dahilan kung bakit narito tayo ngayon, bakit nagdiriwang tayo ng banal na Eucharistia. Dapat yun ang pangatawanan ng mga pare. Itong empowerment, spiritual empowerment, social empowerment, personal empowerment, kaya sila binigyan ng authority. To know and to act. Tuturuan kayo so that you will be empowered to know and to act. Kaya ang main na trabaho ng mga pare ay faith and morals para maayos ang ating pakikitungo sa mundo. Yung mga hindi gumawa niyan, sa unang pagbasa, sinabihan, pinangalat ninyo at pinabayaan ng aking kawan. Hindi ninyo sila binantayan, kaya't kayo'y parurusahan ko dahil sa inyong ginawang ito. Ipaubayan na natin sa Diyos yung mga pastol na nagtaksil sa authority na binibigay sa kanila. Pag-usapan at chismis din natin yung mga kaparian. Dahil iba-iba ang leadership niya ni. Mayroon iba, coercive power. Tanggalin kita sa Paris Pastoral Council pag hindi ka umayos dyan. May mga ganyan, mga diktador. Kailangan din minsan eh, kasi ang tagal kong nag-Paris priest, may mga tao talagang matigas ng ulo na kailangan i-coerce mo. Yung iba naman, mayroong compensating power, sabi ni John Galbraith. So may coercive, may compensating power, yan yung may mga rewards. Dahil sa sakripisyo ko dito sa simbahan, scholar yung anak mo ng Caritas. Parang ganun ang mga binibigay. Ang daming plaque of appreciation minsan sa parokya niya.
maganda rin namang kinikilala. Okay din yan, may pangatao din na kailangan. Pero ang gusto talaga ng simbahan, yung empowerment. Ito yung tawag ni John Galbraith, consolidating power. Ang ibig sabihin, bigyan mo sila ng vision, bigyan mo sila ng skills para sila na ang gagawa. At sa aking palagay naman, nagbago na rin ang simbahan, malalakas na yung mga pastoral council ngayon eh. At maganda rin, mayroong pastoral council kasi kami noon sa Parish of the Risen Christ sa Smoky Mountain. Karamihan ng mga desisyon sila na eh. Bakit ako pa ang magdedesisyon kung saan dadaan yung prosesyon? Eh mas alam nila kung saan maraming tao na deboto doon sa Risen Christ. So ipagdasal din natin na tutulong sa pagiging pastol ang mga lay. Kasi sabi ni Pope Francis, clerical-centered masyado yung simbahan. Parang kay Father lahat. Wala nang nakikialam. Ngayon makialam kayo. Kung may ginagawa ay yung pare na hindi na kawili-wili, labag na sa kanyang authority, sabihin ninyo sa obispo. Siguruhin nyo lang na may patutuo dahil ang dami din sa inyo kung ano-anong pinagsasabi. Puro chismis naman. Kawawa tuloy yung pare kung inosente yun. Okay? So ganyan tayo. Kasama kayo sa pagpapastol sa buong simbahan para we will last another 2,000 years, 5,000 years, 10,000 years. I will be with you until the end of time, sabi ng ating busing. Sabi ng ating Panginoon. Mag-ayos tayo ngayon. Mag-ayos sana yung mga kaparian. Kasi sa Smoky Mountain noon, iba ang Paris Council eh. Kadalasan, tuturo ng pare yan. Kasi kailangan din collaboration, iba-iba ang mga talents niyan. Pero sa amin, butuhan. Iba-iba kasing area yung Smoky Mountain noong basurahan pa. Bawat area, 10 pamilya, isang sambayan ng Kristiyano. 10 sambayan ng Kristiyano, may presidente yan, yun, Paris Pastoral Council. So magdasal ka na lang na maganda yung kanilang binoto. Kasi pag hindi maganda, kawawa rin yung pare, may matigas ang ulo doon. Pero dahil dyan, binigyan namin ng competencies, binigyan namin ng leadership skills, dinadala ko sa Tagaytayan. Isang weekend ng leadership seminar, bababa pa yung mga seminarista. Magtuturo sa kanila. Kaya nung nagkaroon sila ng vision, tinanong ko, ano bang gusto niya? Sara ang basurahan, lalagyan kami ng housing. Nagawa nila. Sila yon. Na-empower sila. Pag nag-desisyon sila na magmartsa, 15,000 magmamartsa papuntang Malacañang. Nalaman pa lang ni Corey na magmamartsa, sinabihan na, huwag na, kausapin ko kaya. May power din eh, pag marami. So, ang ibig kong sabihin, hindi ilang pastol. Kasi iba yung tupa, hindi naman nakikialam na yun sa paano ipapastol sila. Kayo, mga tao kayo, may intellect and will. Panalangin natin para magtatagal pa tayo na kasama din kayo sa pagpapastol. Manalangin kayo na maraming mga pare, lalo na sa mga kabataan ngayon, makakausap nila. Susunod sa utos ni Jesus at ipahayag gaya ng nakalagay sa ikalawang pagbasa, dahil kay Kristo, tayo'y kapwa ang makalalapit sa Ama sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Yan, pagdasal natin sa misang ito. Magsitayo tayong lahat ngayon at taas noo nating ipahayag ang pananampalataya na mahigit 2,000 nang pinapahayag ng simbahang Katoliko. Sumasampalataya ako. Sa Diyos samang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa,
Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli. Umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao at sa buhay na walang hanggan. Amen. Panalangin ng bayan. Mga kapatid, sa pamagitan ng anyang anak na si Jesus, namalas natin ang awa at malasakit ng Diyos ng pag-ibig. Kaya buo tayong buong pagtitiwala nating idalangin sa Kanya. Panginoon, kaawaan mo kamit dinggin. Panginoon, kaawaan mo kamit dinggin. Pagpalain mo nawa at gawing mga tunay na pastol ng iyong kawan, ang Santo Papa, mga obispo, kaparian, at mga leader laiko, nang sa gayoy patuloy silang mga laga ng iyong bayang hinirang at mag-alay na mga sarili tungo sa kaganapan ng iyong kaharian. Manalangin tayo. Panginoon, kaawaan mo kamit dinggin. Tulungan mo, Diyos Ama, ang mga namumuno sa aming pamahalaan na sundan ang halimbawa ni Jesus na mabuting pastol. Maawain, mapagkumbaba, at tapat sa sinumpaang tungkuling pangalagaan ang karapatan at dignidad ng kanilang pinaglilingkuran. Manalangin tayo. Panginoon, kaawaan mo kamit dinggin. Tulutan mo nawang madama na mga taong tigib ng kalungkutan at naliligaw ng landas ang pag-ibig mo sa pamamagitan ng pagkandili at pagtulong ng kanilang mga kapwa-tao. Manalangin tayo. Panginoon, kaawaan mo kamit dinggin. Gabayan mo sa kani-kanilang mga misyon ang mga relihiyoso at relihiyosa nang mapanatili silang tapat sa iyong kalaoban. O Diyos Ama, naway akayin at tipunin nila ang mga tupang nangalat mula sa iyong kawan. Manalangin tayo. Panginoon, kaawaan mo kamit dinggin. Ipamalas mo, Diyos Ama, ang liwanag ng buhay na walang hanggan sa mga kapatid naming nahimlay nang sa gayoy manatiling buhay ang kanilang pag-asang sila'y muling mabubuhay. Manalangin tayo. Panginoon, kaawaan mo kamit dinggin. Isama natin sa ating mga panalangin si Filomena Javier. Manalangin tayo. Panginoon, kaawaan mo kamit dinggin. Tahimik nating ipagdasal ang ating mga personal na kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, kaawaan mo kamit dinggin. Diyos naming Ama, dinggin mo ang mga panalangin ng iyong sambayan ng Kristiyan. Punuin mo kami ng iyong kagandahang loob at awa. Hinihiling nang ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Alay na ito ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo, at tanggapin
Ang alak na ito, inumin, inihain sa'yo. Mahal namin Diyos, inyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Buong puso namin hihintayin pagpapala na aming hiling. Alay na ito, ang tinapay na nangula sa pagpapala mo. At tanggapin ang alak na ito, inuming inihain sa'yo. Mahal namin Diyos, inyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Buong puso namin hihintayin pagpapala na aming hiling. Mahal namin Diyos, inyong tanggapin ang alay mula sa amin. Buong puso namin hihintayin pagpapala na aming hiling. Pagpapala na aming hiling. Magsitayo po. Manalangin kayo mga kapatid, pang itong ating pag-aalay ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Manaming lumikha, lahat ng iyong mga paghahain ipinag-uutos noong araw ay iyong pinagtibay sa isang haing hantungan ng lahat. Tanggapin mo ang ginaganap namin ngayon at baspasan mo ito ng kabanalang gaya ng iyong kaloob sa mga alay ni Abel na lubha mong ikinalugod upang mga handog ng bawat isang nagbigay para sambahin ang iyong pangalan ay magkamit ng karagdagan mong kasiyahan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain iyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Lubhang nabagbag ang kanyang loob sa pagkakamali ng tao sa sansinukob. Ayat minabuti niyang siya ipanganak ng birhing bukod mong pinagpala sa babaeng lahat. Sa labi ng imbing kamatayan, kami ay inagaw ng namatay mong anak. Sa pagkabuhay niya, kami kanyang binuhay upang kaugnayan namin sa iyo ay huwag magwakas. Kaya kasama ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ikaw nga, Panginoon, ay tunay na banal
sa iyo nagmumula ang lahat ng kamanala. Basbasan mo sana ang mga kaloob na ito sa pamagitan ng iyong Espiritu upang sa aming ikatutubos ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Noong gabi bago sa ipako sa krus samantalang naghahapunang kasama ang kanyang mga alagaan, kumuha si Jesus ng tinapay. Nagpasalamat sa iyo, Ama. Hinatiin niya yon, binigay sa kanyang mga alagaan at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog ng dahil sa inyo. Sa gandun ding paraan, pagkatapos ng hapunan, kinuha ni Jesus ang kalis. Muli siyang nagpasalamat sa iyo, Ama. Binigay niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis na aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito pang lagi ninyo akong maalaala. Pagbunyin natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Kaya sa pagunita sa kamatayan at muling pagkabuhay ng iyong anak, nialay namin sa iyo, Ama, tinapay na nagdudulot ng buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Nagpapasalamat kami sa iyo sapagkat minarapat mo kaming tanggapin sa mahal mong harapan upang maglingkod sa iyo. Pakumbabang isinasamo namin na kaming makikinabang ng katawan at dugo ni Kristo ay pag-isahin ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pagmamahal, kasama ni Francisco, na aming Santo Papa, ni Honesto, na aming Obispo, at lahat ng kasapi ng sambayan ng Kristiyano sa buong mundo. Alalahanin mo rin mga kapatid naming namatay, na umaasang sila'y muling mabubuhay. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong liwana. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang katapusan. Kasama ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kasama ni San Jose na kanya esposo, kasama ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang naman namin pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos namang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Buong pagtitiwala tayong manalangin sa ating Ama sa Langit, na dumating sana ang kanyang kaharian, ayon sa panalangin na tinuro ni Jesus na Panginoon natin at Diyos. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan na palagian, pang sa tulong ng iyong awa, lagi kaming maligtas sa kasalanan, malayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang hinihintay namin ang malwalhating pagbabalik ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ng aming mga pagkakasal. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo.
at sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng tandaan ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Ito ang katawan at dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Siya ang mabuting pastol. Sapagkat siya ang ating pastol, hindi tayo magdaraho. Mapapala ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Nawa ipagsanggal lang tayo ng katawan at dugo ni Kristo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Paalala, ang pagbibigay po ng komunyon ay gagawin po ng pahanay. Pakiintay po ang mga ushers upang magabayan. Espiritual na pakikinabang. Aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, ikaw ay hindi ko matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito at pumasok ka sa aking puso. Niyayakap kita na parang naririto ka na sa akin at pinagkakaisa ko ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang ako ay mawalay sa iyo. Amen. Set potus nostar in intine.
nuestro y consuelo, sea nuestro amigo y compañero. Siempre podamos responder a su llamada, siempre dispuesto a ser tu voluntad. Manalangin tayo. Manaming mapagmahal. Manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayon pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay at gawin mong kami pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Oratio Imperata. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumikitil ng mga buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipag-adya kami ng inyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa kamatayan at karamdaman. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas na malunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan at sa buong mundo. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malakipan ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamtin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at nagaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos,
pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit. San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, Saints Arnold Johnson and Joseph Reyna Demitz. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Yumuko kayo samantalang ginagawad ang pagbabasbas. Ama naming mapagpala, nililingap mo ang iyong sambayanan kahit may mga kaanib na lumilihis ng landas pati ibang mga pastor. Pagkaloob mo ang pasyang magbagong buhay sa lahat upang sila ay maging lalong maging tapat sa pagsunod sa iyong kalooban. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain kayong lahat ng mapagmahal at makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Iyatin